ACT Teachers Party List votes resounding yes to this bill, absolute divorce bill. Bilang isang progresibong mamabatas at kinatawan ng mga guro at manggagawang pang-edukasyon, buo ang suporta ng representasyong ito sa absolute divorce bill. Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng isang kinakailangang opsyon para sa mga kababaihan at pamilya na nakakulong sa mga sirasirang kasal, lalo na kung may kasama itong mga karahasan sa tahanan. Madalas, Madam Speaker, ang mga kababaihan at mga bata ang biktima sa mga dysfunctional na kasal nang walang legal na paraan para makalabas sa sitwasyon. Ang diborsyo ay magbibigay sa kanila ng paraan para makalabas at magkaroon ng pagkakataon na magsimula muli, malaya muli sa karahasan at pangaapi sa loob ng tahanan. Ito isang batas na pro-kababaihan, pro-bata. Hindi sinisira ang kabanalan ng kasal. Hindi sinisira ng kabanalan ng kasal ang diborsyo. Ito lamang po ay pagkilala na may mga ilang kasal sa wala namang kasalanang mga asawa na lumubog sa mga mapanakit na relasyon na hindi maaaring maayos. Ang pagbibigay ng diborsyo bilang opsyon ay hindi sapilitan sa sinuman na tanggapin ito. Ngunit nagbibigay ng legal na paraan sa mga taong lubos na naghihirap na makalabas na hindi matibay na sitwasyon, na makalabas sa hindi matibay na sitwasyon. Sa mahabang panahon, Madam Speaker, ang Pilipinas na lamang ay na lamang ang walang batas ng diborsyo maliban sa Vatican City. Ang mga ibang bansa ay nagkaroon na po ng mga batas ng diborsyo. Bilang isang moderno at progresibong bansa, kailangan nating makahabol at magbigay sa ating mga mamamayan ng isang makataong opsyon kapag nabigo na ang lahat sa isang kasal. Ito ay upang protektahan ang karapatan, kaligtasan at dignidad ng mga kababaihan at bata na nakakulong sa mga papang-abusong kasal. Bigyan natin sila ng legal na paraan para makalabas sa mga opisyal na relasyon na naging bilangguan. Ang pagboto ng oo sa House Bill na ito ay isang boto para sa pamilya at sa pamahalang karahasan laban sa mga kababaihan at bata.